Bubuksan ko muna guys para ma-check din natin yung B-belt kung okay. Yan, so na-open ko. Air handling unit to guys, yan. So chilled water to. So okay pa yung B-belt na ito guys. Ano? So number naman na ito B54. So okay pa siya guys. So medyo malapit na kasing magkaroon ng function room dito guys sa pinagtatrabuhan natin. So kailangan talaga i-double check yung mga unit para just in case na magkaroon ng event at tumanggap tayo ng mga guests. Yan, so alam natin at sigurado tayong okay yung mga unit natin. So carrier brand A2 or air handling unit. Ayan guys, carrier air conditioning. So yung specs ng drive motor, check na rin natin. Kita ba? So sana kita. Medyo malabo ah. Yun, lumilinaw guys. Dumi lang pala yun. Yan guys, so yan yung ano niya, specs niya sa nameplate niya. Yan o. Tatlong voltage pwede natin gamitin, 220, 380, tsaka 440 volts. Naka delta to guys. As yung kanyang rated amperes, hanapin na rin natin. So yun. So tutugba lang yan guys base sa pagkakalagay dito. So nauna yung 220, sunod 380, sunod 440. So sa 220 volts, meron siyang 39.3 amperes. Sa 380 volts, meron siyang 22.8 amperes. Sa 440 volts, meron siyang 19.7 amperes guys. So yun, yun yung rated amperes niya. Bawat voltahe. So 60 hertz. So ang RPM niya is 1755. So ito yung kanya. Yan, so kung mapapansin nyo, meron siyang 11 dito and then dito ay ang closure niya 15. So ito naman yun. So 11 kilowatt yun and then 15 HP. So yun. So okay na tayo dito. So ito pala yung cooling coil niya mga master yan. So, malaki siya, di ba? Yan, so yung voltage gamit niya is 460 volts, 3 phase, 60 hertz and then meron siyang 19.7 amperes. And then ito yung watts niya guys, hindi na makita. Sobrado na. Yan.
So ang capacity niya, capacity in tons, tignan natin. Di siya makita. What? So hindi talaga siya makita, guys, pasensya na kayo. Kahit anong linis ko, ayaw niya. So capacity in tons sana to, guys. So wala, hindi ko na siya makita. Yan. So ito naman yung mga compressor natin para sa mga walk-in. So ano siya? Condenser type. Sa free yan siya, guys. So yung iba naman dito, guys, na unit, so naka-convert ng filling tube. So hindi siya blower type yung condensing unit niya, so hindi siya blower type. So dito, naka-sealing tube. So fresh water yung ginagamit, pero dito sa amin ang ginamit namin is chilled water. So good quality yung binibigay niya, guys. So ito yung sample, guys. So ito sira na to, guys. So pinagkahuy-kahuyan na. Tapos yung compressor niya for overhauling. Ayan. So pansinin niyo dito, guys. Ayan. So ito mix up. Ang ginawa nila ni minix nila, guys. So meron na siyang tawag dito, condenser coil. Yan, so may condenser fan motor, and then at the same time, so nilagyan nila ng sealing tube, ayan oh. Tinubuan nila. So pag out ng condenser coil, so discharge line galing compressor punta ng condenser coil. So pag out ng condenser coil, papasok naman siya ng sealing tube. Yan, so transfer dito sa kabila, ganun din. So yung sealing tube na yan, guys, so surrounded by freon yan. So yung iba naman surrounded by water. So ito naman yung style nito, guys, is surrounded by freon. So ito yung application niya, ayan oh. So pero dito, guys, wala na siyang condenser coil. So diretso sa sealing tube. So chilled water yung in-install namin, para chilled water na yung magsisilbing ano niya, coolant niya. Ayun o. Yun, guys, o. So yun nga lang ang advantage niya, nagmo-moist siya. So exposed siya sa kalawang. Yun ang disadvantage niya, guys. Pero kung sa performance, maganda, guys, kasi mas madali niyang na cool down yung ano, yung discharge line natin. So yung init na kanyang pinoproduce, so mas madali niyang mapapalamig. So walk-in ano to, guys, walk-in chiller. So yung isa is walk-in freezer. Ayan. So guys, so pansinin nyo, pinakita kong sample. So ayun, walang compressor yan, ayun. So naka ino-overhaul yung compressor niyan, guys. So pag okay na, so install na. Yun, so salamat sa pagsama niyo sa akin, guys, sa ating pag-iikot. Midnight ikot. So yun, guys, so dito ko na uli puputulin yung video ko, guys. So kung nagustuhan niyo, please like and share, and don't forget to subscribe, guys. Thank you for watching. Ingat, ingat palagi, guys. See you next time.